Kapag ka ikaw ba ay magdarasal, kinakailangan ba mag-ano ka muna, mag-sign of the cross ka ba muna? Yung ganyan-ganyan, kailangan ba gagawin ba muna yun ng isang, alam mo yun, ng isang tao bago siya magdasal? So, biblical ba siya? Wala sa Bible, pag-sign of the cross. So, gawa siya ng tao. So, napakadelikado nun na ang susundin natin ay yung paggawa ng tao, yung pagrurosaryo. Okay, pwede, sige. Dagdag natin yung sa Rosario. Oh. Natuwa lang ako ng konti kasi sabi dito, Ginoong Maria. So, hindi ko alam kung tayo ba may pagkakas. Sorry, baka mamaya medyo ang lang ako, no? Pero based on my, ano, knowledge, bakit Ginoo? Di ba, Ginoong Maria? So, lalaki pala si, ano, Mary? Ang napakinggan ninyo ay grupo ng Born Again, sina si CG David. Na sabi niya, batay daw sa kanyang kaalaman, based on my knowledge, lalaki pala. So, nakabatay kaya talaga sa kanyang kaalaman. May kaalaman kaya siya kung bakit tinatawag Aba Ginoong Maria. Ito ang aral na ginawang katatawanan nitong mga born again mga kapatid. At dahil kapistahan ngayon sa Our Lady of Holy Rosary, noon Our Lady of Victory, pag-alala sa milagrong pananalo sa digmaan sa mga Turko sa Lepanto noon, pinagdiwang natin. Pero ito na aral ng simbahang Katoliko ay isa sa mga sentro sa atake ng iba't ibang sekta. Sasagutin natin sila. Kumusta? Muli, ito yung lingkod, Brad Wendell Talibo, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At pwede kayong magkasuporta sa ating channel sa pamamagitan lang sa pag-like sa ating live streaming. Huwag niyong kalimutang pindutin ang ating like. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay ngayon, Katoliko at hindi Katoliko? Alam nyo ba na ngayon ay kapistahan sa Our Lady of the Holy Rosary at inaalala natin yung taong 1571 ang digmaan sa Lepanto na milagrong nanalo ang Holy Alliance sa pamamagitan ng Holy Rosary laban sa mga makapangyarihang sundalo ng mga Muslim, ang Ottoman Turks. Ngayon, alam naman natin na nagbabadya yung baka magiging pangatlong digma ang pandaigdig. Si Pope Francis, inaanyayahan tayong mga Katoliko na sa araw na ito, Oktobre 7, ay una, tapos na ba kayo? Magkumpisal umano at mag-atin ng santo na misa. Pagkatapos, magsagawa ng pag-ayuno, fasting. Isa lamang na kainan yung full meal natin sa araw na ito. At ito'y inaalay natin para sa kapayapaan sa buong mundo. Then pray the rosary at magpunta sa Adoration Chapel sa Blessed Sacrament. Nagawa nyo na ba yan? Ako yung pagpunta na lang sa Adoration Chapel. Pagkatapos ng live na ito, no? Punta tayo sa Adoration Chapel. So, sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, welcome po. At acknowledge natin ang mga pumasok ngayon. No. Welcome. Nakapunta na ba kayo? Ha? Sa panawagan ng Santo Papa ngayong araw na ito? Oy, hello.
kapatid na Eren, si kapatid na Ambo, Mimoy, si Sis Angel Amuma dyan sa Fuji, Japan, si kapatid na Rosalinda Uraga, si Calisti Nicholas sa England. Uy, England pala sila. Si Cindy Rosario, watching from California. Gustong-gusto kong makinig sa inyong pangangaral dahil maliwanag po kayong magpaliwanag. Prodio et Ecclesia. Romulo Agula, si Faith Fulness dyan sa USA. Hello. Si Ya Montijo, si Albert Avinedo, si William Maiz, Jolbert Coloma, si Angela Muma, retracted ha, si William Amais. Yun lang kasi simbahan dito. So, sa huwag niyong kalimutan yung panawagan ng Santo Papa natin, no? Para magiging kaisa tayo ngayon sa buong sanlibutan ng mga Katoliko na nagsagawa ng pag-ayuno. Si Elsa Dangson, diyan sa Agusan del Sur. Denzel Gregorio, Singapore, watching from Dambao. Si Sagutina Gangi, si Bernardi Iversabal, Bernarda Iversabal, so si Florita Aluayon, at sa lahat natin mga kapatid na nagsubaybay sa atin. Mamaya, na sabay-sabay tayo mag-rosary. Sabi ni Naiji, Angel Amuma, parihas tayo bro. Hindi pa ako nakapunta sa Blessed Sacrament. Yun na lang po. Wow! Ako, di pa rin. Mamaya, punta ako sa Adoration Chapel kasama yung mga miyembro ng pamilya. Okay. Si Lai LV Guy, good afternoon bro Windel, Silent Lazos. Good afternoon bro Windel sa lahat. William Amais, pasagot bro, kung okay ba lang sumisimba sa Orthodox bilang Katoliko, yun lang kasi ang simbahan dito. Asan ba kayo? Asang bansa kayo kapatid? Pakilagay kung asan kayo. Kung walang simbahang Katoliko, pinahintulutan tayo sa Orthodox. Kung wala talaga, no? Silent plus tagasunod William Amais, si Edelberto Viloso Jr., hello kapatid. Marilo Manogot, si Jean Del Rosario, si Andy Abog, at sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay ngayon. So, huwag kalimutan, batay sa panawagan ng Santo Papa ngayon, ha, na tayong mga Katoliko magsagawa ng kumpisal, mag-ati ng misa with great devotion, at fasting tayo. Kahit isa lang na kain ang pwede nating kainin, full meal, no? Magpili lang kayo. Pray the rosary at magbisita sa Adoration Chapel, mga kapatid, sa Blessed Sacrament. Okay. Dahil may request na sasagutin kung maari umano, itong sila si CG David. Ano unang sinagot natin ito noon, mga kapatid, no? Kaugnay sa kanilang sinabi, nag-message kasi noon si Mary Jean, no? Na kung maari sasagutin daw yung kaugnay sa Sign of the Cross at usapang Santo Rosario's panalangin.
So, ito ang tatalakayin natin at sasagutin punto por punto, mga kapatid. Pakinggan natin sila si CG David. Ang kagandahan, meron akong kasama ngayon na dalawang nagagwapuhan na disciple ko ngayon na kasama natin na magtuturo. Excuse me, napakinggan natin. Di po ba ang aral ng mga born again ay sola scriptura, Bible alone? Pero nang sinabi dito ni CG David na may kasama siyang mga disciple, mga disipulo niya. Sa Biblia, ang utos ng ating Panginoong Hesus sa Mateo Kapitulo 28:19-20, gawin ninyong aking mga alagad. Disipulo, ha? Aking mga alagad. Hindi sinabi, gawin ninyong inyong mga alagad. Kaya mali po kung sasabihin, disipulo ko ito. No? Ginawa mong sila ang alagad mo at hindi alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Tuloy tayo. Na kasama natin na magtuturo patungkol sa mga itatopic natin for this video. So yun guys, papakilala ko pala sa inyo yung mga nagagwapong disciple ko ngayon. So pakilala ka. What's up? Yun, mga nagwawapuhang disipulo daw niya. So kung Biblia talaga, dahil sola scriptura ang kanilang paniniwala, Bible alone, ba't di sinunod yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na gawin ninyong aking alagad, hindi inyong alagad? San Mateo Kapitulo 28:19. Jeremiah is around here. Grabe, may magandang-ganong pa. And also to my right side. And I'm EJ Calayan. Yun, so, and ito yung mga disciples ko ngayon, no? And we are Team Relentless, yun. So, let's go! Actually, ang dami nagme-message na ito sa akin sa Facebook page. Nagpi-PM sa akin, nagtatanong. And also, tingin ko, ito rin yung kailangan na matutunan din. Kasi marami dito involved ngayon. Acknowledge din natin si Kabornok, no? Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa Fastars PH. Dami kayong matutunan dyan. Okay. So, tuloy natin. Na ganito yung ginagawa. So, ang tatalakayin natin ngayon na sasamahan tayo ngayon ni EJ tsaka ni Jimboy na patungkol sa ganitong topic. So, ang pag-uusapan natin ngayon guys, kapag ka ikaw ba ay magdarasal. Okay, sandali muna. May sabi si Andy Abong. Good afternoon, Bro Wendell. May fasting ba ngayon? Yes. May panawagan si Po Francis kapatid, no? Na magsagawa tayo ng fasting. Actually, yung panawagan niya, mangungumpisa lang mga Katoliko sa kapistahan ng Our Lady of the Holy Rosary ngayong araw na ito, mag-attend sa San Banal na Misa, fasting, at magbisita sa Adoration Chapel. Yun po kapatid. Okay, tuloy natin mga kapatid, sandali. Marilo Manungot, watching from Ireland po. God bless Bro Wendell. Okay po, join po ako sa fasting today. Lalo na, birthday ko today. Wow, happy birthday, kapatid na Marilo. Happy birthday. Okay, so tuloy natin mga kapatid. Unang tinatalakay nila yung pag-antanda ng cross, sign of the cross. Kinakailangan ba mag-ano ka muna, mag-sign of the cross ka ba muna? Yung ganyan-ganyan, kailangan ba gagawin ba muna yun ng isang, alam mo yon, ng isang tao bago siya magdasal? So, biblical ba siya? So, sa mga sola scriptura, Bible alone, dapat yung letra por letra mabasa sa Biblia. Pero nakita ko sa picture ni CG David bilang pastor daw siya ng born again. Nakasuot siya ng istula. So, kung gusto nila letra por letra, sige nga, saan mabasa sa Biblia na utos ng ating Panginoong Hesukristo, magsuot kayo ng mga disipulo na istola, kung letra po letra talaga. Diyan pa lang. Pala na. Kung gusto kayo, letra po letra. Dahil wala daw mabasa na ang ating Panginoong Hesukristo nag-antanda ng cross, wala daw mabasa kahit yung mga apostolis o noon pa mang sa lumang tipan, sasagutin natin ito. Sige, so simulan na natin. Sinong gustong sumagot? Okay lang ba mag-sign of the cross? Sinong gusto sumagot sa inyo guys? So imagine sila mga kapwa born again, pero si CG bilang pastor ang nagtanong sa mga disipulo daw niya, okay lang ba? Dapat
dito ninyo itanong sa mga Katoliko. Alang naman, tanungin niyo yung disipulo mo na antay sign of the cross, antay Catholic, natural na ang sagot ay antay sign of the cross. Okay, okay lang ba daw? Ayun. Okay, so share ko lang sa inyo. Back then kasi, naging tradisyon namin ng family ko ang pag-sign of the cross. So, so ibig sabihin, itong nadala niya na disipulo niya, dating Katoliko, kahit si G. David, dating Katoliko. Yun ang problema talaga, mga kapatid, no? Sandali muna, si Rinaldo Ramos Senior, si Glenn Alado at Amic Bro ay kakasuhan daw dahil sa ginawang katatawagan ng San Lorenzo Ruiz Cathedral. Yan si Amic ang nagsusuot ng kaldero at ginawang kwentas ang outlet. Oh. So, okay. Tuloy natin mga kapatid, no? Yung pagtanong ni C.G. David, isang pastor, sa kanyang mga disipulo na dating Katoliko. Pero, tingnan natin ang nasa Biblia. Di po ba may babala na sa Biblia? Unang Juan 2:18-19, nandito na ang mga Antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi kasama natin. Oh, so, sino daw ang mga Antikristo? Yung humihiwalay. At sabi ng disipulo, nagiging tradisyon daw sa kanilang pamilya. Dahil ang mga born again, kadalasan anti-tradisyon, pero di alam nila na gumagawa din sila ng tradisyon. Halimbawa, yung bilang pastor nakasuot ng istola, asan yan mabasa sa Biblia? Di ba wala? Batay yan sa tradisyon. Pero yung tradisyon ba'y pinagbabawal kahit sa King James Version, sa Gideon's? Oh, malinaw yan sa Gideon's. Ito, mabasa natin 2 Thessalonians chapter 2, verse 15. Therefore, brothers, stand fast and hold the tradition which you have been taught, whether by word or our letter. Dito pa lang, supalpal na ang mga Bible alone, na paghawakan daw umano ang kanilang aral na itinuturo sa atin sa pamamagitan ng tradisyon. At ito'y sa sulat man at sa kanilang salita. Yun pala ang tradisyon. Okay, tuloy natin. Hindi ko alam kung para saan siya. Ginagawa ko lang siya. Sige. So, magiging leksyon din ito sa lahat ng mga Katoliko, lalo na ang katotohanan ito. Marami talaga na mga pamilya ngayon, mga kapatid, na di na nagturo ng katekisim sa mga anak nila. Kaya, basta lang nabasa, ginawa nila na ginawa nila yung sign of the cross, pag-antanda ng cross, pero di alam. Kaya daling natangay sa mga nagsusulputang sikta ngayon. Dami sa ating panahon ang tinatawag na lukewarm Catholic. Kaya nga, paalala sa Revelation chapter 3 verse 16, anong sabi? So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Delikado pala yung mga lukewarm. So, paalala lang sa ating mga pamilya na huwag nating kalimutan na mangaral at magturo ng katisismo sa mga anak. Itong nangyari sa kanila, dating mga Katoliko, nag-antanda ng cross noon, nagiging tradisyon umano ng kanila pamilya, pero di alam. No? So, yon, kadalasan kahit ginagawa nila ang pag-antanda ng cross, ngunit di alam dahil walang nangaral sa kanila, walang nagturo sa kanila, kahit sa loob ng pamilya, madaling matangayan sa ibang sikta. Tuloy natin. Nagawa siya ng parents ko. So, naging daily routine namin siya. Nung natuto ako magbasa ng Bible, siya pinatuluan tayo ng tama, hindi ko naman nabasa Bible na kailangan natin mag-sign of the cross. Wala dun. Wala kang mababasa sa Bible na ang
ang mga tao sa Bible, na involved sa Bible, ay nag-sign of the cross. So, okay, so ibalik natin ang argumentong ito. Dahil walang mabasa sa Biblia na may nag-sign of the cross sa Bible, so therefore, para sa kanila, maling aral ito. Oh, yun. Oh, maling aral ito. Oh, sige. Di po ba, ibalik ko sa inyo ha, ang argumento na yan. Di po ba ang ginagamit ninyo na Bible ngayon sa pangangaral ay King James Version? At sa Tagalog na salin ay ang dating Biblia. Di po ba, yun ang ginagamit ninyo? Ngayon, kung ang argumento ninyo dapat mabasa sa Biblia letra for letra, pag di mabasa ay di paniniwalaan. Kung ang argumento nila na ang ating Panginoong Hesus di mabasa na nag-antanda ng cross kahit ang mga apostolis, bakit ginamit ninyo ang King James Version? May mabasa ba sa Biblia na ginagamit yan ng ating Panginoong Hesus at sa kanyang mga alagad, King James Version at ang dating Biblia na sali na ginagamit ng mga born again? Eh wala naman. Pero bakit ginagamit ninyo kung ang argumento niyo dapat mabasa sa Biblia? So doon pa lang sablay na. Okay, tuloy natin. Okay. So kumbaga parang ibig sabihin mo bro, kumbaga dati nakasanayan mo na itong gawin, kaya lang di mo naman talaga alam kung okay ba yun o hindi. Kumbaga naging... Yun. Ang problema, nakasanayan na ninyong gawin pero di alam dahil walang nagtuturo ng katesismo, walang nagtuturo sa pananampalataya ng simbahang katoliko. E paalala natin ang sabi ni St. Anselm of Canterbury, Fides quaerens intellectum, faith seeking understanding. Dapat na ang ating pananampalataya ay talagang makarating sa tamang pag-unawa. Tuloy natin. Tradisyon na lang, parang ganun, tama? Oo, okay. Pero nung nabasa mo sa Bible, wala, nung nakabasa ka ng Bible, wala ka nakitang ganun? Wala. Okay. So, yun. So, tama. Bakit mo nga naman gagawin ang isang bagay na hindi naman inutos ng Bible, di ba? Parang ganun lang eh, no? So, sige, ikaw na. Baka meron kang dati. So, para sa kanila, sola scriptura, di dapat ituro at gawin ang di inuutos ng Biblia. Ibalik din natin. Yun lang aral nila na sola scriptura. Saan ba yan mabasa sa Biblia? Even the word sola scriptura, Bible alone, does not found in the Bible itself. However, yun ang aral nila. Sablay na naman. Okay, etong tanong niya sa isang disipulo niya. Dagdag. Actually, gagamit lang tayo ng common sense eh. O sige, dapat gagamit daw umano ng common sense. Maliban sa Biblia, common sense din. Oh, gusto ko rin itong verse, bro, James 2:24. So you see, brothers, we are saved by works and not by faith alone. Oh, maraming salamat, kapatid. Oh, diyan lang, butata na ang faith alone, di ba? Okay, tuloy natin. Kasi nga, common sense daw. World itself, sign of the cross, dun kasi sila nagkaroon ng idea na, kasi nga yung pinako si Jesus sa cross, di ba may cross? So nagkaroon ng idea na, sign of the cross. Yun pala, dahil pinako ang ating Panginoon Jesus sa cross, doon nagkaroon daw ng idea na sign of the cross. Obviously, yung nag-pray nga si Jesus, hindi siya nag-sign of the cross. So, wala pa yung idea doon ng ano, ng sign of the cross. O, yung nanalangin ng ating Panginoong Jesus, walang sign of the cross. So, therefore, wala pang idea ng sign of the cross. O na, tandaan natin na ang aral na turo ng ating Panginoon Jesus Kristo ay hindi lang nakasulat lahat sa Biblia. Kahit nga yung ibalik natin ang word sola scriptura, Bible alone does not found in the Bible. No? Pero yung elemento sa sign of the cross ay pagtatak sa noo at kamay, binanggit na yan kahit pa noon sa hula pa lang. Halimbawa, sa Exodo Kapitulo 13, versikulo 16, ito ang ating mabasa. Ang paghahandog na ito'y magsisilbing palatandaan tulad ng tatak sa inyong kamay o sa inyong noo.
Ito'y pag-alala sa ginawa ni Yahweh nang kayo'y inilabas niya sa Ehipto sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan. See? Ano daw o mano ang paalala noon pa man nang niligtas sila ni Yahweh at inilabas sila sa Ehipto sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan, may paalala sila, may ginawa sila na ito'y magiging tatak, magiging tanda saan daw? Sa noo at sa kamay. Sa Old Testament yan mga kapatid, noo at kanang kamay. At di lang yan sa Old Testament, dapat ituro sa inyong mga kabataan. Saan yan mabasa? Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 9. At inyong ituturo ang buong sikap, ng buong sikap sa inyong mga anak. At inyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa inyong bahay. At pag ikaw ay lumakad sa daan. At pag ikaw ay nahihiga. At pag ikaw ay bumabangon. At iyong itatali na pinakatanda sa inyong kamay at mga magiging pinakatali sa inyong noo. At inyong isusulat sa itaas ng pintuan ng inyong bahay at sa inyong mga pintuan daan. So, kung tingnan natin ang lumang tipan, may prefiguration na may tanda sila o tatak sa kanang kamay at noo, yung palatandaan kung saan nagpaalala sa pagligtas nila nang inilabas sila sa Ehipto. Ngayon, dahil gusto sila letra for letra, may mabasa ba sa Biblia na yung palatandaan na yan na ilagay sa noo ay cross? Dahil para sa kanila, pag di mabasa sa Biblia, di yan dapat paniniwalaan. Eh, tingnan natin, kung punta tayo sa ang banal na Biblia ni Abriol, Tagalog yan, mabasa natin, lagyan ng cross ang noo. Pero punta tayo sa English. Ito ang mabasa natin sa Christian Community Bible, mga kapatid, para sa mga letra for letra. Ezekiel chapter 9 verses 1 up to 6, Christian Community Bible. Then he shouted loudly in my ear, saying, the punishment of the city is near. See, each one of these has in his hand his instrument of destruction. And the six men came from the direction of the upper gate which faces north, each one with his instrument of destruction. With him was the man clothed in linen with writing material at his side. They came and stopped near the altar of bronze. Then the glory of God of Israel rose from the cherubim where it rested and went to the threshold of the house. Yahweh called the man clothed in linen, who had the material for writing at his side. And he said to him, pass through the center of the city, through Jerusalem, and trace a cross on the forehead of the men who sight and groom because of all the abominations committed in it. I heard him say to the others, now you may pass through the city after him and strike. Your eyes shall not look with pity. Show no mercy. Do not away with them all, old men, young men, virgins, children and women, but do not touch anyone marked with the cross. And as they were told to begin with the sanctuary, they struck the elders
who were in front of the temples. So, ano daw ang mabasa natin? Lagyan ng cross ang noo at patayin lahat. Ngunit, huwag gagalawin ang merong cross sa kanilang noo. Maraming salamat ni kapatid na Avellano sa suporta. Okay, tuloy tayo mga kapatid. Pa nga nagaganap yung pagpako. So wala pa yung ano doon, yung meaning ng sign of the cross. Wala pa yun doon sa pangyayari. Ibig sabihin lang naman ni Jimboy dito, yung idea ng sign of the cross is nakuha doon sa pagpako ni Jesus sa cross, tama? And then ayun, si Jesus nagdasal. Oh, sige. Di po ba para sa kanila dapat mabasa sa Biblia? Eh ibalik natin sa kanila. Saan po ba mabasa na yung idea? Oh, dapat may batayan din sila. Acknowledge natin si Joey Avellia, Bro Windel, magandang araw, watching from Cebu, shout out, Alguno family. Okay, so tuloy natin mga kapatid, no, ang kanyang pahayag. Siya nung panahon na hindi pa napapako sa cross, so obviously, talagang di pa nga talaga nagsasign of the cross si Jesus, kasi nga, wala pa yung idea na, no, na napako si Jesus sa cross. Pero may mabasa tayo, gusto nila letra for letra na sa hula pa lamang mga kabatid. Anong sabi sa 4? And he said to him, pass through the center of the city, through Jerusalem, and trace a cross on the forehead of the man. So, sa Old Testament yan. Di po ba gusto nila letra for letra na mabasa? Pero, tanong, batay sa kasaysayan, dahil alam na naman natin na kung tingnan natin ang Protestant na salin mga kapatid, lalo na ang The Living Bible, ang mabasa sa Job chapter 8 verse 8, read the books of history and see. So, ano po ba ang sabi sa kasaysayan? Kaugnay sa pag-antanda ng cross. Ito ay mabasa natin sa Europe Before Modern Times by O'Brien, page 194. The sign of the cross and the veneration of the martyrs come from the most ancient times. Sunday was kept holy from the time of apostles. So, malinaw na kahit Sunday, Jesus, the day of the sun, ay banal na sa panahon ng mga apostles. Kaya sa Juan, pahayag kapitulo 1 versikulo 10 sa Spanish Bible, yo poy en el espiritu en el día del domingo. Sa Ledger Translation Bible, I was worshiping on the day of rest when I heard voice behind me. At kahit di man natin mabasa letra for letra na ang mga apostolis ay nag-antanda ng cross, mabasa naman natin sa Biblia na binanggit ni San Pablo na ipagmamalaki daw niya ang mga bagay sa cross ng ating Panginoong Hesus. Kaya nagiging simbolo na sa pananampalataya. Saan ba yan mabasa? Galacia, kapitulo 6, versikulo 14, naway di ako magmalaki sa anumang bagay maliban sa cross ng ating Panginoong Hesukristo. See? So ano ang ipagmamalaki niya? Yung cross. Mas higit na pinagmamalaki ni San Pablo ang cross ng ating Panginoong Hesukristo kaysa anumang mga bagay. Kaya ang Katoliko, mga kapatid, ang mga kaanib ng simbahang Katoliko, kahit saan tayo nakapunta, kahit nakasakay tayo ng bus, kahit nakasakay tayo ng jeep, at kung dadaan tayo sa simbahan, oo kaya kahit nakasakay tayo sa eroplano, bago lilipad, mag-antanda ng cross tayo. Pero paulit-ulit na kung nakasakay, di ako nakapansin, maliban lang, parang ako lang nagtatanda ng cross, no? So, dapat tayo mga Katoliko, dahil pinagmalaki natin ang cross ng ating Panginoong Hesukristo gaya ng pagmamalaki ni San Pablo sa cross ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi dapat natin ikahiya kahit ang mga siktang gawa lang ng tao ay anti
sign of the cross at ginawang pinagtatawanan nila dahil ang tanda ay tanda ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung tingnan natin ang mabasa sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, ito ang mabasa natin. Sapagkat ang mensahe ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak. Ngunit para sa ating mga naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Nako, sino ang matatamaan dito? Para sa mga hindi naliligtas daw, ano ang mensahe ng cross? Foolishness lang, kapahamakan mga kapatid. Gamitin natin ang English. Ito, 1 Corinthians chapter 1 verse 18 sa New American Bible. The message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Napakalinaw. Para sa ating naligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sino ngayon ang natatamaan na sinasabing di kailangan ang cross? Pero alam nyo ba na si San Pablo may babala, meron daw lilitaw na mga kaaway sa cross ng ating Panginoon Hesukristo? Una, yung demonyo pa lang nang itaas natin ang cross. Sa deliverance and exorcism, ecce crocem domine, fugiti fortis adversi, crox sacra sit mihi lox, non draco sit mihi dox, vadi retro satana. Abay, grabe. Grabe ang aversyon ng mga demoniacs. Ng demonyo mismo sa loob ng katawan. Pero, bakit? Natural. Kalaban sila sa cross ni Kristo. Anong sabi ni San Pablo? Sa Filipos Kapitulo 3, versikulo 18, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagiyak na sila ang mga kaaway ng cross ni Kristo, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan. Mga kapatid, delikado yan. May mga kaaway sa cross ng ating Panginoon Hesukristo. Mag-isip-isip na kayo, sino ba ang allergic ng cross ng ating Panginoon Hesukristo? Di po ba yung mga anti-Catholic napaka-allergic sa cross ng ating Panginoong Hesukristo? At hindi lang yan. Sabi pa ni EGW dito, kaugnay sa Rosary, nampalataya, sinasamahan tayo ng Diyos every time na tayo ay tumanggap kay Kristo. Dito hindi tayo bias, ha? Hindi porket dasal na Rosario, lahat sasabihin natin mali. Sandali, dito tayo sa Rosario. Geto guys, paingan natin. Ano ba yung nakalagay sa Rosario? Importante kasi ganito guys, no? Kasi importante na bago natin i-correct yung mga dapat i-correct, check muna natin ano. Muna, i-correct nila ang dapat i-correct. Ang tanong, alam ba talaga nila ang kaugnay? Sabi ni Ali Laida Paharis, ako, paglabas sa bahay, sign of the cross. Di po ba nabasa natin yan? Anong sabi? Nasa paglakad, yung tanda ay ihayag na. Okay. Ito sa Santo Rosario na naman. Ba yung sinasabi mismo ng Rosario. So, sige bro, ano ba yung nakalagay doon? Kasi meron tayo nakikita dito na mali eh. Sige, ano ba yan? Usually na marinig mo, aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Natawa sila dito, no? Ito yung mga dating Katoliko. Pero, natural na lamang, lalo na pag mapasok ka ng virus sa maling pananampalataya,
sa sola escriptura, magiging katawa-tawa talaga ang resulta, lalo na pag wala kang background sa pananampalataya. At kahit nga si Eli Soriano, ginawang katatawanan niya noon, di ba? Bakit Aba Ginoong Maria? Bakit Ginoo? Eh, maraming mga Katoliko din na mahirapang magpaliwanag niyan. Babae si Maria! Ginawa niyang Ginoo! O, sige. Ating tatalakayan yan. Ituloy muna natin. Ngayon, at kung kami ay mamamatay. So, yun ang lagi natin maririnig pa nagpipray ang mga ancestors natin ng Rosario. Check natin, ano ba yung mga bagay na mali sa panalangin na to? Ako muna. Oh, sige, may mali umano sa panalangin na ito. Siya muna, si G. David. So una, sabi dito, natawa lang ako ng konti. Oh, natawa lang siya umano ng konti. Dahil bakit daw? Kasi sabi dito, Ginoong Maria. So hindi ko alam kung tayo pa may pagkakas. Sorry, baka mamaya medyo aanganga lang ako. No? Oh, hindi, medyo. Kundi... resulta na anga-anga talaga. Bakit? Pinagtatawa na nila ang lubos na di nila naunawaan. No? Bakit ka ba tinatawag na Aba Ginoong Maria? Dahil sa salitang Aba Ginoong Maria, eh kung pansinin niyo sa social media, sa television, mga kapatid, malimit talagang batikusin ng mga siktang tataglamang ng tao. Itong panalangin ng simbahang Katoliko, lalo na sa Aba Ginoong Maria. Sa Latin, Ave Maria Gratia Plena Dominus Tecum, Benedicta tu in mulieribus et benedictus proctus, ventris tui eso. Kung si Eli Soriano pa, na nagtatag ng kanyang sekta, wrong grammar daw ang dasal ng simbahang Katoliko, dahil bakit daw umano tinatawag na Aba Ginoong Maria na hindi naman Ginoo, babae si Santa Maria? Kaya ito ang kanilang batikos, mga kapatid. At nagpakilala lamang na binabatikos nila, lumabas ang kanilang kainosentihan at kahinaan sa tinatawag na philology. Ano yung philology? Yung linguistic, mga kapatid, no? Kaugnay sa linguistic. Dahil hindi nila alam yung tinatawag na lumang Tagalog o yung classical Tagalog even during the time of Spanish era. Kaya pinagtatawa na nila dahil di nila alam ang kasaysayan. So, ang ginagamit dito, mga kapatid, hindi yung modernong Tagalog, kundi yung lumang Tagalog na noon. Na sa paglipas ng panahon, eh alam natin, may nagkakaroon ng mga pagbabago sa wikang Tagalog. Pero may mga bagay na hindi nagbago, no, sa Tagalog. Halimbawa, sa Cebuano, yung asawa, babae yon. Pero pagdating sa Tagalog, asawa, kahit lalaki, asawa pa rin. No? So bakit nga ba dapat pinag-aralan muna nila bago nila idiniklarang mali, bakit tinatawag na Aba Ginoong Maria? O na, mga kapatid, nagsimula yan sa mga paring Kastila na nagsalin sa dasal na Ave Maria Gratia Plena Dominus Tecum. No? Sa panahon nila, ginagamit nila ang salita na Tagalog na umiiral sa kanilang panahon noon. At alam nyo ba na sa kanilang panahon, sa kanilang konteksto, ang salitang Ginoo, ginamit na yan na pangtukoy sa mataas na dangal o yung taong marangal. Malalaki man siya, mababae man siya, during the time of Spanish era, tinatawag yang Maginoo. Kung tingnan ninyo ang UP Dictionary yung Pilipino at susuriin ninyo ang wikang salitang Ginoo o Maginoo, ano ba ang sinabi? Malinaw yan, no? Na ang sabi diyan ay pagbigay galang sa taong
mataas ang dangal, babae man o lalaki. Di lang yan. Kung pag-aralan ninyo ang sulat ni Dr. Jose Rizal, doon sa malulos na mga kababaihan, anong sabi ni Dr. Jose Rizal sa kanyang sulat? Ito, pakita natin, ha. Ito ang sabi ni Dr. Jose Rizal. Ito, para sa mga babae ito. Pukawin ninyo ang sigla at sipag. Maginoong asal, mahal na pakiramdam, at huwag isuko ang pagkadalaga sa isang mahina at kuyuming puso. Ano daw ang address niya sa mga kadalagahan? Sa sulat niya sa malulos, maginoong asal. Oh, dahil po ba ginamit ni Dr. Jose Rizal ang salitang maginoong asal? Ibig po ba sabihin na nagkamali na tulad sa kanilang unawa? Kaya yung aral na Tagalog na isinalin mula sa Spanish, Tagalog, kung ano ang available sa wika nila noon. Kaya yung isa pang panalangin ito, mga kapatid, Aba po Santa Mariang Hari, ina ng awa, ikaw ay... di po ba napansin niyo ang mga spelling sa panahon na isinalin ito? Tingnan niyo. Galing sa Spanish ba? Kinabubuhay namin at ang kinanaligan, Aba ikaw nga ang tinatawag namin, pinapapanaw. Oh, di po ba? Tingnan niyo ang pagkasalin. Ito'y galing pa sa lumang Tagalog noon. Ngayon, ang tanong. Dahil yung salitang Reyna, mga kapatid, alam nyo ba, yung salitang Reyna, salitang hiram yun, and hindi yun Tagalog original na salin. Hiniram lang yan na salin. Kahit nga sa banal na Biblia, alam nyo ba, may mabasa tayo na ang isang babae, kahit babae, tinatawag na hari. Oh, ngayon, pagtawanan ba ninyo yan? Dahil babae, tinatawag siyang hari. At naghahari. Saan? Si Atalia yan. Ikalawang hari, kapitulo 11, versikulo 3. At siya'y nakakubling kasama niya sa bahay ng Panginoon na 6 na taon. At si Atalia ay naghari sa lupain. Ano daw? Babae yan. Pero tinawag na si Atalia ay naghari sa lupain. So, hindi sinabi na nagreyna si Atalia. Kahit pa, tingnan ninyo ikalawang hari, kapitulo, ikalawang kronika, kapitulo 22, versikulo 12. Si Atalia naghari. Babae yan. So, masasabi ba nating mali ang pagkasulat? Tanong, bakit po hindi binago ang sali na ito sa modernong Tagalog, mga kapatid? Kahit pa baguhin natin ang sali na ito na Aba Ginoong Maria, kahit pa gawin nating Aba Ginang Maria at Aba po Santa Mariang Reyna, hindi pa rin magbabago, mga kapatid, ang tingin ng mga sulpot na sikta sa Mahal na Birhen Maria. Numero unong target pa rin nila, ha, sa kanilang kritisismo sa pananampalatayang Katoliko. Maraming tutol na palitan daw sana. Bakit kung palitan? Sundin na nyo ba ang classical Tagalog ng Aba Ginoong Maria, mga kapatid, at ang Aba po Santa Mariang Hari na mula pa sa ating mga ninunong Kristiyano, no? Ninunong Kristiyano. Ito'y nagiging tradisyon. Kaya di lang alam sa mga bagong nagsusulputan ngayon, at ito'y target sa kanilang atake. Tuloy natin si G. David. Pero based on my
knowledge. Bakit Ginoo? Ginoong Maria. So lalaki pala si oh, so ano, Mary. Based on kanyang knowledge. Oh. So may knowledge kaya siya? Bakit Ginoo? So lalaki pala si Mary? O di ibalik natin sa kanya diyan. Di po ba Biblia ang batayan niyo? Ito oh. Sa ikalawang hari, 11:3, at siya'y nakakobleng kasama niya sa bahay ng Panginoon na 6 na taon, at si Atalia ay naghari sa lupain. Bakit yung babae tinatawag din na sa kanilang panahon, hari? Ha? Bakit? Siguro kung sa pagsulat nito, nandun itong mga born again ito, pagtatawanan nila ang nagsulat nito. At remember, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Tuloy natin. Ganun ba yun? Kasi Ginoo eh. Ginoong Maria. Mag-Ginoo eh. Mag-Ginoo ano. Pero pag sinerch yung Ginoo, di ba, lalaki yun? Pero kung mali man to, maybe this is minor lang naman kasi hindi siya ganun. Kung mali man ito, so ibig sabihin, na komentaryo na sila na di talaga nila lubos na unawaan. Kung mali ba talaga ito o ito ba talaga ay naaayon sa classical Tagalog noon during the Spanish era. Okay, tuloy natin. Kabigat. Ano pa yung ito pa meron dito sinabi. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. So, ano sa tingin niyo masasabi niyo doon? So, Dad, ako na sasagot. Okay, sige. Oh, ayun. Kahit ba yung pahayag na yan na nasa panalangin, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, may komento pa siya. Actually, Dad, tama din naman kasi talaga. Okay. Kasi ngayon, yung once na naging believer ka, like tayo, di ba, believer tayo, tinanggap natin si God. So, lagi na natin siya kasama. So, mm-hmm. Sa part ni Mary, tama din siya kasi tinanggap din ni Mary si God. So, kasama niya na lagi si God. Di ba? So parang ang gustong iparating ni Jim Boy na kasi kapag once na believer ka or alam mo yun, follower ka ni Jesus Christ, Holy Spirit is with you kasi. Diba? Sumasayo talaga ang Diyos eh. Which is tayo rin naman, mga mananampalataya. Sinasamahan tayo ng Diyos every time na tayo ay tumanggap kay Kristo. Dito hindi tayo bias ha, hindi porket dasal na rosaryo, lahat sasabihin natin mali ha. Meron din naman tama, which is yun. Meron tama, yung ang Panginoon ay sumasa inyo. Biblical yan. Pahayag na yan ng anghelo, sabi ng anghel, Lucas 1:28, so, and the angel being come and said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women. O see? Biblical yan. Okay. Nga, tama, sumasa inyo ang Diyos. Pero ikaw bro, may sasabihin kaya ata. Yun bro, tama naman nga yung sinabi ni Jim Boy, pero ang mali kasi dito, ang magiging pagkakaintindi ng mga tao. Okay. Dahil dun sa word na ginamit na ang Diyos ay sumasa iyo o na kay Mary. Mm-hmm. So, nangyari, magiging interpretation ng tao dito is si Mary ay powerful siya. Mm-hmm. So, ang mga hindi biyasa sa pagbabasa ng Bible. Well, kung sinasabi daw umano yan na ang Panginoon ay sumasa inyo, ang interpretasyon, powerful si Mary. Delikado daw. Pero, ito ba ay nakasulat sa Biblia? Ito bang nakasulat sa Biblia ay tutulan pa nila? Blessed art thou among women. Yun. Tutulan ba nila? At hindi lang yan. Sabi ng anghel, ang anghel mismo ang nagsabi, ang Panginoon ay suma sa inyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Ang pinagpala din, oh, ang bunga sa iyong tiyan. Pero pinagtutulan pa nila kahit nabasa na. Although, 'yun ang resulta sa magbasa lang sa Biblia, then sariling interpretasyon. Kung narinig ninyo kanina itong isang disipulo ni si G. David at si G. David mismo, sinabi nila, di naman mali ito. Pero yung isa naman yan na disipulo, delikado. Bakit delikado? Lalabas daw umano na makapangyarihan si Santa Maria. Okay, tuloy natin. Ang magiging pagkakaintindi nila, Diyos din si Mary.
Which is hindi siya Diyos. Ayun, tama. Kasi ang sinabi diyan, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, parang oh, so ito naman, nagbalingbing si CJ dito. Sabi niya hindi mali, pero ngayon nang narinig niya yung disipulo niya, parang siya na ang naging disipulo ngayon. Dahil sabi niya, oo, tama. Dahil ang sinabing ang Panginoong Diyos ay sumasa inyo, ano daw, parang naging Diyos na din si Santa Maria. Si Mary ay powerful siya. So, ang mga hindi biyasa sa pagbabasa ng Bible, ang magiging pagkakaintindi nila, Diyos din si Mary. Which is hindi siya Diyos. Ayun, tama. Kasi ang sinabi dyan, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, parang sounds like, grabe, si Mary powerful din kasi yung Diyos nasa kanya. Parang, oh, so, di ba? Kung pansinin niyo mga kapatid, nagbalingbing si CJ dito. Nauna niyang sinabi, hindi mali yon, tama yon. Di porke may mali sa rosaryo o mano, lahat na lang mali. Pero sabi niya na yung bahagi na yan, tama. Ngayon, ang napakinggan niya, itong isang disipulo niya, ba, oo nga, no? Parang God na, Diyos na si Maria. O na, kahit pa sinabi ng anghel na ang Panginoon ay sumasa inyo, hindi ibig sabihin Diyos na si Santa Maria. At kahit yan, yung pahayag ng anghel ay inulit nating mga Katoliko, hindi ibig sabihin na kinikilala nating Diyos si Santa Maria. Sa Our Catholic Faith by Monsignor Moro, ito mabasa natin sa pahina 123. Catholic do not believe that images may be worships, that the Blessed Virgin is equal to God. Oh, yon ang official na aral ng simbahang Katoliko na pinipilipit nitong iba't ibang mga sikta sa ating panahon ngayon. Okay, tuloy natin. Ganun eh, no? Kaya lang, yun nga, tama yun. Kapag ka hindi mo naintindihan talaga, mamamali ka ng interpretation. Oh, yan. Gets mo. Pag di mo maunawaan, di mo maintindihan, mamali talaga ang interpretasyon. Kaya, dapat makinig kayo sa teaching authority sa tunay na iglesia. Right? Eh di po ba, sabi ng ating Panginoong Hesus ni San Pedro, John 20:17, Simon, do you love me? Feed my sheep. Ano ibig sabihin, feed my sheep? Sa Douay Bible, Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a pastor with all my heart and he will feed you with knowledge and doctrine. Kaya, dapat makinig tayo. Hindi lang magbasa at i-interpret dahil yun ang dahilan na sa pagbasa at mag-interpret, ang daming mga sikta na tatag lamang ng tao, katuparan San Mateo 24:24, nalilitaw talaga ang mga bulaang mga ngaral sa ating panahon. Ngayon, okay, tuloy natin. Delikado ka din. At ang worst pa dito, baka dahil ganun ang interpretation mo, baka mamaya si Mary, sambahin mo din. Kasi nga isipin mo na si Mary ay Diyos din or... Oh, yun. Yun ang mali, no? Na magiging unawa ninyo na si Santa Maria ay Diyos na rin. Kahit kailan, mga kapatid, hindi turo ng simbahang Katoliko na si Santa Maria ay Diyos. No? Pero, baka sabihin na, bakit itinuturo ninyo na ina ng Diyos? Eh, ituloy mo na natin. Grabe, yung power ni God nasa kanya din, di ba? So, yun, ano pa yung sinabi dito? Basahin natin, guys, ha? Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. So, ayun kaya, yung bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Di ba nabasa nila si Jillian? Napahayag yan ng anghel. Blessed are you among women. Ha? Ito. Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 28. Tutulan pa ninyo yung nasulat? Blessed are thou among women. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Pagkatapos nakasulat yan, pahayag yan ng anghel, tutulan pa ba ninyo yan? Ha? Kaya nga, kahit na yung pahayag ng Mahal na Birhen Maria na tinupad ng simbahang Katoliko, Lucas Kapitulo 1, Versikulo 48, mga kapatid, sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin,
sapagkat narito mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng maghahalin haliling lahi. Yun ang sinabi ng Mahal na Birhen Maria. Sino ba yung tumatawag na mapalad? Di po ba si Bahang Katoliko? Lahat na halihaliling lahi. Eh, dyan sa Biblia, dalawang uri ng halihaliling lahi. Sa Genesis Kapitulo 3, Versikulo 15, may lahi ng ahas na kakagat sa babae at may lahi ng babae. At yung lahi ng babae, yon ang sinasabi sa Lucas Kapitulo 1, Versikulo 48, mga kapatid, sa pamamagitan ng Rosario. Sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin, sapagkat narito mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng maghahalihaliling lahi. Okay? So, napakalinaw dyan, mga mahal na kapatid, no? At hindi lang yan. Ano, kung gamitin natin ang tinatawag na ang Biblia sa mga Protestante, anong mabasa natin? Ito, unang 1:5-8. Ang sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo, ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Napakalinaw yun, mga kapatid. Kaya, itong mga born again, paano nila masasabing iniibig ko? Iniibig namin, ha? Ang Panginoong Hesukristo. Ngunit, di namin matanggap ang kanyang ina. Okay, tuloy natin. Lahat. Parang ano din eh, no? Parang parang si Mary talagang sa lahat ng babae siya ang pinaka, so parang hindi pantay-pantay pala yung babae sa tingin, sa paningin ng Diyos, no? Kasi malino naman sa atin na si Mary tao lang din siya, instrument. Eh, totoo naman na si Santa Maria tao, pero tutulan ba ninyo ang nakasulat sa Biblia? Nakasulat yan sa Biblia, imagine. Di nyo ba yan alam, mga born again? Napahayag yan sa anghel. Eh, yung anghel, hindi yan nagsalita ng sarili niya. Inutosan yan ng Diyos. Blessed are you among women. Okay. Lang din siya ni God para ipanganak yung laman ni Jesus. Diba? So, kaya lang. Sige, lagpasan siguro muna natin to, no? Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria. Lagpasan lang daw. Hindi mo nilagpasan, kinomentaryuhan lang, mali lang. Okay, tuloy natin. Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Yun, ito, siguro. Oh, yan, ito. Mali na naman daw. Ipanalangin mo kaming makasalanan. See? Bago yung ina ng Diyos. Anong gusto niyo? Huwag mo kaming ipanalangin mga makasalanan. Yun ba gusto ninyo? Kung mali yun? Ha? Okay, pakinggan natin ang komentaryo. Muna sagot dito. Sa akin, medyo mali yun. Ipanalangin mo kami. Kumbaga, so, ibig sabihin, di siya sigurado na mali ba? Dahil ang ginagamit niya, medyo mali. Oh. Kaya may kasabihan tayo sa Cebuano pa, pag sure oy! Dahil, di pa niya sigurado, mali ba? Medyo lang mali para sa kanya. Ito prayer to eh. Ipanalangin mo kami. Nagpe-pray ka kay Mary. Oo, tapos? At ang prayer mo kay Mary, ipag-pray ka ni Mary kay God. Oo, tapos? Bawal ba yun? Diba? So parang ganun. So parang sa akin na mali dito, bakit kailangan mo pang dumirekta kay Mary kung pwede ka naman dumirekta mismo sa Diyos? Ayan ang argumento nila, mga kapatid. Oo? Na kung ika'y Katoliko at mahirapan ka na ipaliwanag yan, o nga ano, bakit kailangan na dadaan pa tayo, ha, sa Mahal na Birhen Maria at mga santo, kung pwede namang diretso doon sa Diyos? Bigyan nating linaw ito, mga kapatid. Dahil ito din ang ginagamit ng mga iba't ibang mga anti-Katolik. Bakit? Pray for us, ipanalangin mo kami. Una,
Nagdasal tayo sa mga banal. Hindi para sa kanilang kapangyarihan, kundi nanalangin tayo sa mga banal, mga kapatid, upang tayo ay ilapit, upang tayo ay idalangin sa Diyos. Bakit? Kailangang idaan natin sa mga banal, lalo na sa mga Birhen Maria, kung pwede namang idirekta natin sa Diyos. Yun ang argumento ni si G. David. Pero ito ang sagot, kapatid. Lagi po nating tandaan na isa sa mga bagay na nagpapalayo natin sa Diyos ay ang ating kasalanan. Ha? Ano sabi sa Isaiah kapitulo 59 bersikulo 2? Ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. See? Napakalinaw, mga kapatid. Isaiah 59:2. Hindi tayo marinig, hindi tayo makita dahil sa ating kasalanan. Yan, malinaw na basa natin na ang kasalanan o yung mga masamang ginawa ng tao, yun daw ang dahilan kung bakit hindi tayo marinig ng Diyos. Kaya dito napapasok ang tinatawag na intercession, yung panalangin ng mga banal, kung bakit tayo mga Katoliko ay maging sa misa, kailangang nanalangin sa mga banal. So ang Diyos po, mga kapatid, ay tapat sa taong tapat at nagmamahal sa kanya. Di ba? Yun ang mabasa natin sa Roma Kapitulo 8, versikulo 28. So, nagagalak siya at natutuwa sa mga taong naglilingkod na tapat sa Diyos. At sa Biblia, ating mabasa, mga kapatid, na ang panalangin ng isang matuwid o banal na tao, epektibong-epektibo. Saan yan mabasa? Nasa Santiago 5:16. Ito, mabasa natin. Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. See? Napakalinaw ang sabi sa Biblia. Baka din nila ito alam. No? Ang panalangin ng taong matuwid ay mabisa. Hindi lang yan. Tingnan natin sa unang Samuel Kapitulo 12 versikulo 19. Sinabi nila kay Samuel, ipanalangin mo kay Yahweh na huwag kaming mamamatay dahil sa paghingi namin ng hari. Malaking kasalanan ang idinagdag namin sa marami na naming pagkakasala. So, anong mabasa natin sa ikalawang Samuel 12:19? Di po ba? Ang mga Hudyo noon pa man, lumapit kang Samuel, anong sabi nila? Ipanalangin mo kami sa Diyos. Kung ang argumento nila, pwedeng diretso. Bakit? Dumaan pa sila kay Samuel, na malinaw sa talatang ito, ang mga Israelita mismo, humiling kay Samuel na sila'y ipinalangin sa Diyos. At hindi lang yun, iyan lang, mga kapatid. Mas direkta at malinaw po kung mabasa natin yung aklat ni Job, kung saan yung nagkasala sila si Eliphaz at yung mga kasama, dumulog sila sa Diyos. At may utos ang Diyos sa kanila. Saan yan mabasa? Job 42:7-8. Si Eliphaz na Timaneo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan, sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa, dalhin ninyo kay Job at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job
siya lamang ang papakinggan ko para hindi na kayo pagbayarin sa inyong kasalanan. Dahil hindi ninyo paglalahad sa buong katotohanan tulad ng ginawa niya. See? Napakalinaw sa kasulatan, mga kapatid, sa talatang ginagamit natin. Kinakailangan ni Elifaz na si Job ang makiusap sa Diyos para ilapit ang kanilang hinaing. Sapagkat hindi pakinggan ng Diyos ang makasalanang si Elifaz at ang kasama niya. Kaya kinakailangan ni Elifaz ang tulong sa banal na si Job para ilapit siya sa Diyos. Kaya nga kung tingnan natin ang Latin Vulgate na mabasa sa Job chapter 1 verse 1, ito mabasa natin, mga kapatid, kahit common Bible, no? May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. See? So, dito makita natin ang pagkabanal ni Job, mga kapatid. Kaya, yung panalangin at daing ng taong matuwid, pakinggan ng Diyos. Kawikaan, Kapitulo 15, versikulo 29, pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid. Ngunit, ang panawagan ng masama ay hindi dinirig. Kaya nga, dito na papasok yung intercession. Ipanalangin mo kaming mga makasalanan ngayon at sa oras ng ating kamatayan. Bakit? Di po ba nila na nakalimutan ba nila yung nangyari sa kasal sa Kana na naubusan ng alak? Sino ang nakakita sa pangangailangan? Di po ba si Santa Maria ang nakakita? At yung pangangailangan na yon ay dinala niya sa kanyang anak na si Jesus. Ito ang Juan Kapitulo 2, versikulo 3. Naubos na ang alak. Kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, wala na silang alak." Oh. So anong sabi ng ating Panginoong Jesus dito? Di po ba sabi ng ating Panginoong Jesus na di pa nakarating ang tamang pagkakataon? Pero kahit di pa nakarating ang umabot ang tamang pagkakataon, ngunit ang kanyang ina ang nakiusap sa kanya at napatunayan na ang kanyang ina, kung ito'y lumapit at makiusap kahit hindi pa panahon, ay di pwede niya naayawan. Kaya nangyari na nagawa yung unang milagro sa kasal ng Kana, Juan Kapitulo 2, versikulo 9. So, yun ang unang pangyayari, mga kapatid. Kaya, dito natin makita na malaking kabuluhan ang intercession sa Mahal na Birhen Maria. Pero sinagot lang natin, lalo na itong mga born again, kahit di pa nila lubos talagang naunawaan at nagkomentaryo sila na parang mali daw. So, ibig sabihin, di pa sila sure na mali ba talaga. Pero, mga kapatid, no, paalala din natin sa ating mga kapatid, no, na sumusubaybay ngayon, lalo na sa mga magulang, huwag kalimutan talaga ituro ang pananampalataya sa loob ng pamilya para hindi matangay sa ibang mga sekta. Si Tios Dimay, Duhay Lungsod, si FD Mabuhay kayo, laman lang para ipagtanggol ang katotohanan at matuwid na pananampalataya. Kapatid na Idin, aw, hello kapatid! Alam natin, iyon ang mga papapasturan lang, puro man sariling unawa.
walang alam sa history ng Pilipinas at wika natin. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at ulitin ko na inaanyayahan tayo ng ating mahal na Santo Papa ngayon sa kapistahan ng Our Lady of the Holy Rosary. Happy Fiesta sa lahat, no? At huwag niyong kalimutan ang mga dapat nating gawin sa araw na ito. Ito ang dapat nating gawin, no? Of course, magkumpisal atin sa misa, magfasting, pray the rosary, at punta sa Adoration Chapel para magsagawa ng adoration. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Batay sa ating narinig, ang ating mga kapatid na ito na nasa born again, biktima lang sila sa maling akala. Bakit? Dahil kung napag-aralan lang nila ang beauty of our Catholic faith, di sila matangay at di sila mapunta sa kinaroroonan nila. Kaya, ang ating mahal na Birhen Maria sa pagpakita kay Santo Domingo, sabi niya, pray the rosary. Pray the rosary. At ayon kay St. Louis de Montfort, praying the rosary alone is effective, but praying the rosary together with the family is very effective because it is an army attacking to the demons. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Happy Fiesta sa Santo Rosario. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.